Tina, bitawan mo nga yan. Hoy! Bitawan mo, ibaba mo yan! Taragis na aso to. Kanina pa yan ganyan. Ayaw niyang bitawan anak niya, oh. Nilalayo niya sa akin, eh. Feeling niya, ay, sinasad-sad. Pucha. Tina, come! Tina! Come, come! Down, down, come! Down, down, good girl! Come, down, down, good girl! Ah, matay tong tuta na to. 2 days old pa lang, oh. Baka ihiwalay ko na tong mga paps. Wala, hindi marunong mag-whelping to. Ano siya? Ilag siya sa akin. Ayaw niyang ipagkatiwala yung papi sa akin. Baka ihiwalay ko na tong mga paps. Delikado. Nag-iisang papi lang, oh. 2 days old pa lang yan. Tignan mo ginagawa niya. Kanina niya pa buhat-buhat. Sumasabit pa dun sa ano, delikado. So mga paps, ito isang nakakalungkot na pangyayari. 2 AM ngayon, eh, hindi pa ako makatulog-tulog. So inisip ko munang i-check sana tong tuta. Eh pagsilip ko, hindi na humihinga. Hindi ko nga alam kung anong nangyari, kung nadaganan niya or what, eh. Pero pinapadede naman niya. Tina, anong nangyari? Anong nangyari? Ay, sus ka. Kasi kanina, nung bago ako umakyat, numidede pa ito, eh, gumagalaw pa, eh. Laki pa naman, no? Bala ko sanang ikip ito, eh. Anong nangyari? Wala naman siyang sugat or what. Bigla na lang namatay. Ay, Diyos ko po. Laki, oh. Wala na. Patay na. Ang hirap maging breeder. Para akong tinabangan na ewan. Ewan ko kung ano, hindi ko alam kung ibibreed ko pa muna yung iba. Pero sabi ko nga, plano ko talaga magbreed. Pero ngayon, baka focus na lang muna ako dun sa pet shop. Kasi pag ganyan, lalo na, 2 yung pinestad ko. Tapos first time ko mamatay ng puppy na ako yung nagbreed. Parang sobrang nakakalungkot, nanghihina ako. Hindi ako makakatulog na to. Niisip ko baka magkaroon to ng ano, eh. Kasi namatay yung anak niya, nag-iisa. Baka magkaroon ng depression tong aso or ano, maging malungkot siya. Hindi ko alam kung kukunin ko na or siguro bukas ko na lang ng umaga ililibing. Hindi ako nakatulog dahil ito sa nangyari, kakaisip. First time kong mangyari sa akin to. Alright, so ngayon, wala, eh. Ilibing na natin tong papi. May naiiyak ako. Bang ginawa mo kasi? Okay, so ang gagawin ko na lang ngayon mga paps, pag kinuha ko yung papi, iaalis ko muna si Athena, ilalagay ko sa harapan. Ayoko kasing makita niya na ako yung huling humawak sa papi niya. Then pagkatapos noon, hindi niya na makikita. Eh hindi natin masabi, baka sumama yung loob sa akin na baka isipin niya ako yung nag-alis sa tuta niya or ewan. So ngayon kaya gawin na natin, masakit na talaga sa kalooban ko. Ay, ilibing na natin yung papi. Ay, sakit sa loob. Kaninang madaling araw, nakidlip ako ng konti. Alam mo yun, napapanigilipan ko may umiiyak na tuta. Sobrang naman mag-asa akong buhay pa to. Ikikip ko na sana to, eh. Inaayos ko na yung mga ano nito, eh. Nagtanong na ako kay Sir Joel.
kung paano mag-ayos ng PCCI kasi ang plano ko, ikip na sana to. Para meron na rin akong mail, kaso wala, hindi talaga para sa akin siguro yung mail or hindi pa to yung panahon para alagaan siya. Ang laki pa naman no, ilan pa lang to, 3 days? Bigat to. Para sa 3 days? Laki to. Pogi pa naman, wala pang white mark. Nako. Sobrang, kasi first time kong namatay ng papi ngayon eh. Alam nyo yun, yung parang ang bigat sa pakiramdam na kagabi hindi ako makatulog. Tapos isip ako ng isip. Hindi ko inisip yung presyo na sabihin ko na wala ng presyo eh. Ang nasa ano ko, yung antagal ko hinintay mag-breeding, yung alaga, effort, yung oras, buhay yung tuta, tapos bigla pang namatay. Diba? Pero sabi ko nga, at the end of the day, nag-aso naman ako kasi mahilig talaga ako sa aso eh. Gusto ko talaga yung mga aso, nag-i-enjoy akong gawin yan. Nag-i-enjoy akong mag-alaga. Hindi lang naman talaga target ko yung breeding. Pero syempre, alam nyo naman, sakit talaga na ganun nga yung nangyari. Actually, nagtanong ako kay ano, sa tropa, kay Kuya Clem. Sabi ko, Kuya, ihiwalay ko na kaya yung papi kasi binubuhat-buhat niya yung anak niya. Baka ka ako mamatay. Sabi niya naman sa akin, kung nagpapadede, hayaan mo muna. Hirap din ihiwalay yung papi ng nasa one day, 2 days old eh. Eh, hindi ko naman alam na ganito rin pala yung kapupuntahan. Sana pala nag-risk na lang akong ihiwalay, di ba? Kasi kung ihiwalay ko yan, iba pa rin talaga yung gatas ng nanay tsaka yung pag-aalaga ng nanay. Sana si Athena, next breeding niya, eh maging okay na siya mag-alaga, no? Okay. Last goodbye. Buti na lang, hindi ko pa siya pinangalanan. Kung hindi, mas masakit siguro sa akin. Ay, naku. Laki pa naman, oh. Ay, sayang. Wala pang white mark, oh. Gusto ko lang mag-message sa mga nakakanood ng vlog, mga tropepin natin, mga solid. Ito pong vlog ko, gusto kong ipakita sa inyo yung experience ko sa pag-aalaga ng aso, sa mga gusto kong gawin sa kanila, sa mga tips na alam ko, na hindi naman po lahat alam ko, natututo lang rin ako sa mga subscriber natin. Gusto kong pakita sa inyo yung ano ba yung expect nyo sa breeding or sa training or ano man yung pwede kong i-share. Hindi po ako perfecto sa ganito na hindi ko naman po alam lahat. Isa pa, baka po akala kasi nung iba, madali lang mag-breeding, no? Kaya, napakahirap po, napakahirap mag-breed. Hindi ganun kadali, lalo na kung hindi mo talaga gustong gawin, kailangan ng matinding pagpapasensya, oras, pagod, puyat, attention. Baka po kasi akala nung iba, dahil nabuhay ko yung first batch and second batch ni Bella, baka akala nila madali lang yung ginagawa ko. Ganyan lang, hihintayin mo lang, tapos pwede nang ibenta. Kaya ito pong masabi ko sa inyo dun sa mga buyers. Huwag nyo pong babaratin yung mga breeder kasi pinaghihirapan po talaga nila yan. Tsaka sabi ko nga, bibili kayo sa reputable na breeder kasi dyan talaga. From stud pa lang, hahanap na ng quality lineage yan. Hahanap na ng maayos na mga ipag-prepare yan. Hindi yung basta-basta lang na mag-breed ng aso, makapag-produce lang. So, yun lang naman yung masasabi ko sa inyo. Actually, nung first batch and second batch ni Belang nanganak, yung mga tropa pinagsasabi na mag-keep daw ako ng isa. Eh ngayon pala ako nagplano kasi nag-iisa yung anak. Sabi ko, i-keep ko na lang to. Pero hindi pala siya para sa akin din. At yun lang, salamat po sa lahat ng mga sumusuporta pa rin hanggang ngayon sa mga tropa pin natin na solid. Yun nga, nababasa ko po lahat ng comments nyo. Yung mga shoutout po, compile ko muna para mahanap ko pa yung mga from the start na nagsabi sa akin. Alright, hanggang dito na lang po. Keep safe, Mapsnicks out.